kailangan nang itigil ang panggulo nito. Ngayong inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ban sa mga Philippine offshore gaming operator o POGO, sabi ni Senate President Francis Escudero, kailangan na lang bawiin ang lisensya ng mga ito. An order suffices. Hindi EO ang naglegalize sa POGO. Hindi AO ang naglegalize sa POGO. Hindi batas ang naglegalize sa POGO. Lisensya na inisyo ng PAGCOR ang naglegalize dyan. Sabi naman ng Office of the Solicitor General, kailangan ng executive order. And I suppose that the appropriate administrative issuance will be made by the Office of the President in order to implement this policy statement. Pinag-aaralan na ng PAGCOR ang mga susunod nitong hakbang kahit pa mawawala ng kita ang pamahalaan. Sa PAGCOR po, 7.5 billion. Opo. Billion po. Pagkatapos doon, meron pong BIR na dapat po nakakakolekta ng 2.5 times sa PAGCOR. Bilang utos ng Pangulo, gagawa natin ang paraan na yung kanyang timeline na katapusan ng taon ay maipatupad natin. Nilinaw ni PAGCOR Assistant Vice President Catalino Alano Jr. na tanging mga POGO na ang pangalan ngayon ay Internet Gaming Licensee o IGL ang sakop ng ban. Iba pa ang e-games o electronic gaming na kinabibilangan ng Philippine Inland Gaming Operators o PIGO, sports betting, online casino, e-bingo at specialty games. Sabi ng PAGCOR, nasa 40,000 manggagawang Pilipino ang maapektuhan ng ban. Patuloy na inaalam ng Department of Labor and Employment kung sino ang mga empleyadong ito. At tiniyak ng DOLE at ng Department of Social Welfare and Development na may tulong silang maaasahan. Mayroon pong mga intervention kagaya po ng kakaloob ng tulong on a temporary employment program. Meron din pong livelihood, meron pong training, upskilling. Hiling naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pamahalaan, gumawa ng hakbang para hindi bawiin ang ban oras na matapos ang termino ni Marcos. Sangayon dito si Senador Sherwin Gatchalian. Let's not play around with terminologies. They can rebrand it, they can come up with different names, but it's actually defined under law. Kaya sabi ni Gatchalian, pinag-iisipan nilang magpasa ng panukalang batas na magpapahinto sa mga POGO o anumang uri nito, kahit sa mga susunod na administrasyon. Kahit ipinatigil na ng Pangulo ang operasyon ng mga POGO, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado tungkol dito at tungkol kay suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Go para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng mga ilegal na aktibidad. Nitong Lunes, nagpadala ng liham si Goke Escudero para humingi ng paumanhin matapos niyang sabihin noong nakaraang Linggo na dapat pagtuunan ng pansin ng Senado ang mga kritikal na problema gaya ng kahirapan. Sabi ni Go, hindi niya intensyong diktahan ang Senado at nagbigay lang siya ng suhestyon. Hiniling din ni Go sa kanyang sulat na mabigyan siya ng pagkakataong depensahan ang sarili sa tamang forum. Pero ayon kay Escudero, hindi niya matatanggap ang anumang hiling hanggat hindi nagpapakita sa Senado ang alkalde. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.